mga bro, welcome back sa ating channel. Okay, ang topic natin ngayon ay tungkol sa kung ano ang mangyayari sa ating mga LED TV kung ito ay tinatamaan ng kidlat. Pwede pa bang maayos ito? Or mga magkano kaya ang gagastusin kapag inayos natin yung mga tinatamaan ng kidlat? So ngayon meron tayong Sony dito na Bravia 32 inches. Yan, 32 inches lang siya. Bale, itong mga bro ay ayon sa may-ari ay nakidlatan daw. Hindi naman sila nanonood, pero naka-plug in yung TV, naka-standby siya, tapos biglang kumidlat. At ayun, may narinig na silang pumutok. At ito yung power adapter niya na sinabi nila na may pumutok. May umaalog na sa loob eh. Kaya nung i-power on nila, ayun, wala na siyang standby. Kaya ang ginawa ng may-ari ay bumili ng power adapter dahil ang suspecha na ay ito lang yung nasira. Bumili siya ng power adapter niya. Okay, ito yun. So, ito muna yung bumili sila ng kanyang power adapter. At saka universal na lang yung binili. Actually, pang laptop ito eh. Yung adjustable. Pinagawa na rin nila dun sa pinagbilhan. Nilagay na nila dun sa settings ng 19 volts. Ayan. Tinanggal na nila yung yung selector. Kung trinay nilang i-plug in itong power adapter is ganun pa rin, wala na siyang standby. Sigurado ito na naapektuhan din mga bro yung kanyang main board. Okay, ang video na ito ay para lang sa mga viewers natin na hindi technician. Pwede rin mga technician para malaman ng mga hindi technician kung ano yung nangyayari sa kanilang mga TV pag nakikidlatan. Kasi sa ating mga technician, alam naman natin na kapag nakidlatan yung TV, sigurado maraming damage. Kaya ito, wala pa daw ano to mga bro, wala pa daw 6 months, nasa 4 months pa lang na ginagamit nila itong TV na ito. Ito yung kanyang model number. Okay, yan yung kanyang model number. KDL-32R307F. Ayan yung mayroon pang petsa dyan, yung pagkakagawa, July 2020. Wala pang isang taon mula nung nagawa itong TV na ito. Okay, babaklasin natin mga bro. At ito mga bro, yung kanyang main board. Pag ano ko pa lang, pagbukas ko pa lang, pansin ko na agad mga bro yung pumutok, yung damage dito sa kanyang malapit sa kanyang 19 volts supply. Yan, close up natin yung number ng IC na yan. Yan, bali 4435. Ano yan mga bro? P-channel switching MOSFET yung IC na yan. 8 yung pa niya. Tapos mapapansin nyo yung mga sumabog dyan na mga SMD, capacitor at saka resistor. Ayan, sumabog na resistor dyan, capacitor. Sigurado nadamay din yung mga transistor dito. Tapos may mga doon, may natatakpan pa dyan na mga resistor. Mga 0 ohms na resistor. Tayo natin para makita nyo.
Ayan o, yung apat na yan, sabog lahat yung apat na 0 ohms na resistor. Pag nangyari yan mga bro, sigurado damage na din yung MOSFET na yan. Yung walo yung paa niya. Tapos okay, i-check ko muna mga bro yung kung hanggang saan nakarating yung kanyang damage. Dahil kung malala yung damage nito is wag na lang nating i-attempt na i-repair dahil baka magsasayang lang tayo ng oras at hindi rin natin magagawa. Sakaling magawa man natin, hindi din tayong sure na magtatagal kasi meron yung mga na-encounter ko na ganito, nakikidlatan, naayos siya, pero pagkalipas ng ilang araw, ilang linggo is sumusunod naman yung kanyang MCU or yung ibang parts. Okay mga bro, i-check ko muna. Ito mga bro, so after ko siyang i-check, malala talaga yung sira nito mga bro dahil nadamay pati yung kanyang audio section. Nung nag-test na ako dito ng mga yan, halos lahat na ng mga capacitor dito is shorted na yung ano ko yung reading. Pero malamang na hindi yung mga capacitor ang sira dyan, kundi itong IC na to. Ito yung kanyang audio IC. Pag ganito, na medyo nadamay yung ibang section niya, hindi lang dito sa may kanyang power supply, talagang ano, hindi ko na i-attempt to mga bro na aayusin. Try na lang natin itong palitan at alam ko meron naman akong pamalat dyan na kaparehas nitong board nito para sigurado na magtatagal. Kung yung mga ibang brand ng TV na hindi ganito yung design niya, kalimitan yung mga halimbawa yung mga China board o kaya yung mga ibang brand na nakaseparate yung power supply, kalimitan yon, power supply lang yung yung nadadamage. So ito kasi ibang klase naman to yung sa Sony, lalo na dito at marami pang sumabog na parts dyan, mga SMD, so ano na yan, mahirap nang ayusin. Okay mga bro, hanapin ko lang yung kaparehas nito na board at papalitan natin. Ito mga bro yung papalit natin. Ito yung kanyang model number. KLB, yung kanina is KDL. Ito naman KLB-32R302E. Yung kanina is 32R307F. Bali ang pagkakaiba lang dito sa board nito mga bro is wala itong optical audio out, samantalang yung yung board na ginagawa natin is meron. Ayan, meron siyang optical audio out. Okay lang mga bro, hindi naman masyado nagagamit ito eh. At ang ginagamit lang ng may-ari dito is signal. Kaya HDMI yung ginagamit. Babaklasin natin mga bro yon at subukan natin. At ito mga bro, nabuksan na natin. At ito, parehas yung kanyang board. Yan lang yung wala, yung kanyang optical audio out. At saka yung panel na ginamit is parehas din. Ayan o, hindi pa to nababaklas na na TV. Nabasag lang yung kanyang LCD. So parehas din yung ginamit na LCD panel, kaya parehas din yung program nito. Sigurado pag salpak natin nito is okay na to mga bro.
Yan, parehas din yung ginamit na LCD panel. So, yan mga bro, yung ano, yung tatanggalin natin at ilalagay natin doon. Sige, katam. Habang tinatanggal niya yun, is tatanggalin ko din tong board nito. Eh, tanggalin mo to. Ayan mga bro, kung mapapansin nyo, parang mas maganda yung ano, yung board na ilalagay natin. Maganda yung pagka-green ng kanyang board. Samantalang itong itong bago, eh, iba yung kulay niya. Pero parehas lang din yan mga bro. Okay, plug in natin. Ayun mga bro, lumabas na yung kanyang Sony. Ayun na. Kaman dyan din, antena. Ayun, so buti na lang meron tayong board na pinalit dyan mga bro, at naayos pa natin tong TV na ito. Ito mga bro, buti na lang naayos natin. Para dun sa mga nakakapanood na may ganito din na TV, kapag nakidlatan at nag-change board tayo, ang minimum replacement ko ng ganito na board is 3.5. Hindi na bababa sa 3.5 yung board lang. Yung kanyang labor is depende na din sa customer natin mga bro, yung labor. Mahal din naman kasi yung ganitong TV. Yung mga model nito ngayon, naglalaro pa to ng mga 12 to 13. Kaya expect natin na mahal din yung pagpapagawa nito. Buti na lang, hindi pa na-damage yung kanyang LCD. Okay mga bro. Sana ay meron akong naihatid na idea para dun sa mga customer na may mga TV-ing ganito nakikidlatan. Okay, maraming salamat.